Kapag may bumanggang problema, ano ang nasa isip mo? Sumuko? Ayaw mo na? Wag na lang? Yung gusto mo, yung pangarap mo dyan, andyan na lang. Nag-aantay or mag-aantay na lang ulit hanggang sa magsimula ka ulit. Hanggang sa ma-realize mong, talagang gagawin ko na talaga. Sayang naman. Naungusan na tuloy ako ng iba. Dahil sa nadapa ka dahil sa problema, iniisip mong yun na yun. Yun na yung deadline. Yun na ang dulo. Naubos ka na at taas na ang mga kamay mo. Sinabi mo pa sa sarili mo na hindi mo na kaya at ganito pala to. Hindi mo akalain na ganito pala to, pues ayaw ko na. Tanong, gusto mo bang walang maging problema? Gusto mo bang diretso na sa gusto mo agad? Gusto mo sarap agad at kumita agad? Kung ganito ang lahat, kasimple. Kung ganito lahat ng pag-iisip, wala nang magiging matagumpay. Tulad ng sinabi ko noon, magiging magaling at master mo lang ang field na yan dahil sa mga problema, dahil sa mga experiences, dahil sa mga ganyang problemadong sitwasyon. Sa mga problemang yan, hayaan mong maging matalino ka, hayaan mong maging mas wise ka, hayaan mong mas maging experienced ka dahil kailangan mo yan sa mas malaking problema pa. Kung napapansin mong mas humihirap ang dumadating, ibig sabihin, nag-move ka, gumagalaw at pa-forward ang nangyayari. Kasi nga, nagbabago. Ang mahirap lang naman kapag pare-pareho lang ang kinakaharap mo. Yun ang malaking problema. Kung walang pagbabago, walang nagbabago. Walang asahan na matututunan, walang maasahang tagumpay. Ang pinakamasarap na tagumpay lang ay ang paglampas sa pinakamahirap. Kaya dapat, huwag mapagod sa pagbangon. Kapag hindi ka napagod sa pagbangon, hindi rin nagiging malabo ang pangarap mo. Mas nagiging malinaw, mas nagiging focus ka sa mga gusto mong mangyari. Okay lang ang mga problemang yan dahil ang magiging tingin mo dyan, part of the plan. Ang magiging tingin mo dyan ay magiging bahagi yan ng kwento mo. Kwento mo na kapupulutan ng aral, kapupulutan ng magagandang experiences at yan ang gusto nilang malaman pagdating ng panahon. Hindi ka nila hahangaan dahil sa nakamit mong success. Hahangaan ka nila dahil sa mga pinagdaanan mo, sa mga paghihirap mo. At ang mangyayari, gagawin ka nilang inspirasyon at gagawin ka nilang modelo. Gagawin ka nilang batayan sa hard work. Ngayon ka pa ba naman susuko? Malayo na yung lugar mo. Malayo ka na sa dati mong nag-uumpisa ka pa lang. I-compare mo, balikan mo. Ang layo na. Ang layo-layo na. Kaya huwag kang papayag na maputol pa yan. Dugtungan mo na. Tapusin mo na. Huwag kang mag-alala, nakabantay ang Diyos sa'yo, humingi ng kaliwanagan kapag malabo ang lahat. At minsan sa magulong mundo, hingin mo din ang katahimikan. Kasi minsan sa sobrang dami nating reklamo sa buhay, ikaw at ikaw na lang ang nagsasalita at hindi na siya makapasok para maibigay niya ang kailangan mong katahimikan. Sabi nga sa 1 Peter 4:11, if anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with strength of God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. The chaos of life can sometimes distract us from God and truth. Thanks for watching this video. Subscribe na po sa aking channel ha, Dennis Antenor Jr. YouTube channel, para kung may bagong video, ma-notify ka. Isa ka sa mga unang makapanood ng video. Thank you for watching again and God bless you.